is Sony. Welcome to my channel, The Dirty Peace Sign. Magandang mga Pilipinas, this Sony. Mabuhay po kayo lahat dyan. Dahil po sa lockdown, eto, basa-basa ng balita. Po, para malibang po habang naka-lockdown ka sa bahay dahil bawal po lumabas, makapaglabas mo, andiyan po yung mga bakteriyang mahawakan mo o matatapakan mo, masisinghot mo o dili kaya ay may nagbahing na inhale mo yung hangin na may kasama pong virus na ka-beryl-beryl po yan. Subalit, meron tayong mga kababayan na tila mahirap po pasunurin sa batas. Sinabi po ng Inas Community Quarantine, huwag kayong lalabas dahil delikado po ang kalagayan natin dahil po laganap po ang COVID-19. Di natin alam na yung mga nakakasalumo natin is PUI o kaya meron tayong nahawakan na kung saan meron po yung virus o bacteria na sanhin ng COVID-19 o kaya is yung mga bacteria is in the air. So, ingat-ingat lang po habang nasa labas po is magsuot po tayo ng PPE para hindi po tayo dapuan ng COVID-19. Basa-basa at aking na basa o kaya aking na saliksik, Google. Kaya salamat na lang at meron tayong Google kung saan tanong mo, sagot niya. Sa ibang bansa raw, pag sinabi po ng kanilang gobyerno, wala pong lalabas. Kasi yung bacteria na yung COVID-19 na yan, it will die naturally. Okay. Kapag sinabi na ng pamula, wag lalabas, sabi natin 1 week, 2 weeks, wala lumabas. Yung bacteria po hindi po kakalat. Mamatay pong kusa yan na kung saan man siya naroon dyan sa labas ng ating pamahay. Mamatay kusa po yan. Kasabay po yan ng disinfection. Kapag total cleared na ang lahat at wala na po yung mga napabalita, mga natutungkas ang positibo sa COVID-19, ibig sabihin, pag hindi na tumas yung kanyang cases, ibig sabihin is under control na. At yan po yung pag-aaral ng gobyerno na kung saan pwede na po tayong lumabas. Pero pag sinabi po ng gobyerno na, o na ating pamalan, under the leadership of Pangulong Duterte, huwag lalabas, dapat po huwag tayong lalabas. Kasi pag lumabas tayo, okay, na-infest ka ng bacteria. At di mo lang, ikaw pala yung PUI, ikinalat mo sa iyong pamamahay, kasama na dyan yung pamilya. Dadami po ang bacteria, dadami po ang kaso ng COVID-19. So, tama lang po na tayo, huwag lalabas ng bahay unless po kailangan. Sumunod po tayo sa ating gobyerno, sa sinasabi lang, lockdown, wala pong lalabas ng bahay unless kinakailangan. Okay, sa ibang countries, kapag sinabi ng gobyerno, wala lalabas. Dabal sa atin, meron tayong mga kababayan na medyo matitigas ang uno, pasaway, tulad ng kadamay. Okay, at iba pa mga dalawang grupo na pasaway sa gobyerno na gusto ibagsak, ipabagsakin ang ating gobyerno matino. Ito yung gobyerno matino. Unlike nung 3 dekada, hindi matino. Puro ang inaatupag, puro kanilang busa. Okay. So matino ating gobyerno ngayon. Hindi matino sa mga taong mga dilawan. Sa ibang country, tulad na sinabi ko, pag sinabi ng gobyerno nila, wala lalabas. Sa atin, maraming pasuhay. Sa bagay, nung panahon ng ating Pangulong Marcos, matitino mga tao ng madisiplina. Pag sinabi ng gobyerno noon, pamahalaan natin noon, wala pong lalabas. Kung sakali merong isa pong epidemya, walang lalabas. Ganyan po masunurin ang tao noon. So, bali sa ngayon, after na wala po ang ating Pangulong Marcos at lumakad ang panahon, 30 years po nakaraan, medyo naging pasuway ang mga Pilipino. Naging pasuway. Sa ngayon is meron tayong kalaban itong COVID-19 na kung saan tumaas na po yung ating kaso ng COVID-19, maabot na po ang
3,000 plus. 3,000. Buti na lamang sa ganitong krisis, dahil po tigil po lahat, walang transport, bawal lumabas, yung iba pong ating kababayan ay hindi pa makapagtrabaho dahil sa tinakda ng ating gobyerno na lockdown. So wala pong, yung iba pong ating kababayan is nasa bayan lang at hindi po wala pong kita o wala pong hanap buhay dahil po sa lockdown. Subalit nagpapasala, subalit meron tayo dyan, meron tayong lumutang na hero sa katawan po ni Francis Leo Marcos. Isang Marcos po na nagsimula po siyang tumulong doon sa the second or third week po ng March na kung saan nagmigay po siya ng tulong sa mga frontliner, kapulisan, mga medical practitioners, and later on sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong sa bigas. So, at sa kabila rin ng kanyang pagtulong, mayroon pa rin mga dalawa ng utak na pilit po siyang ibinababa, sisiraan, sinukudya. Minamalit po ang kanyang pagtulong. Kabalit, ang mga Marcos is hindi mo pwede ma-down. 30 days na po siyang kinutya, siniraan, pero andyan pa rin pa rin ang mga Marcos. Andiyan pa rin si Annie Marcos sa Senado. Andiyan pa rin ang mga Marcos dyan sa Ilocos Norte na naninibin po sa bayan. Marcos pa rin. At naging matagumpay po ang kanyang mayamang challenge. Yan po is kanyang ginawa. Nagsimula po sa dyan panawagan mayamang challenge sa kanyang subdivision sa Green Meadows. Noong 30 po ng March na kung saan binatikos po siya ng kanyang mga kaso, division at ila po mga pribadong tao. Marahil yung mga tao na yan sa social media na naninira sa kanya ay mga troll o yung mga taong bayaran. Nag-asik po sila ng mga di magandang patutsa na sa ating bida na kay Francis Leo Marcos, sabi nila po ng kanyang magagandang ilawa. Until such time na tumulong po ang ating Mayor Esco Moreno para tulungan po siya sa kanyang adikain na makatulong po sa mga kababayan natin kapuspalad. Sinuportan po ni Mayor Esco Moreno si ang ating bida, si Francis, doon sa kanyang hamon na mayaman challenge. Sabalit meron po mga senador na napikon o kaya din po nagustuhan yung sinabi po pahayag ng ating makagalang-galang mayro dyan sa Manila patungo po dito sa mga senador, mga congressman na kung saan istila yata hindi sila hindi mo makita yung kanilang visibility. Kailan pa ba silang katukin para tumulong sa ating kapwa. Ngayon, yung mayaman challenge ni Francis Leo Marcos ay unti-unti pong nagtatagumpay. May sumagot na rin po mga pribadong tao, hindi po sila mga politiko, kahit hindi po sila ubod ng yaman, hindi katulad po ng mga politikos. Sila po yung tumugon sa hamon ng ating bida at marami na po sila. Ang huling-huli pong tumugon sa kanyang hamon ay si Akihiro Manalo dito po sa Calamba na kung saan siya po ay nag-donate ng 550 sacks of rice at saka si Nancy Oikanji na naramid. Okay, nag-donate po siya siyudad ni Calamba. Si Akihiro po is balita ko is pamangkin po ni Nancy. So, lahi po kayo ng matulungin. Okay, si Nancy po ay nasa siyudad ni Calamba at siya po ay tumutulong. At ang akin po na lang may tutulong is bigyan po sila, i-shout out sila sa kanilang nagawang kabutihan para sa ating mga kababayan na nangangailangan pong tulong. Okay, sila po ang bangong bayani na sumagot ng hamon ng ating bida, si Francis Leo Marcos. Subalit,
Meron mga senador dyan na napikon yata doon sa, na-irritate, napikon, o kaya naging guilty doon sa panawagan ng ating kagalang-galang na mayor ng Manila, Mayor Scott Moreno. Dahil panawagan po siya na kung sana kayo mga politiko kayo, okay, paramdam naman nyo, tumulong naman kayo. Okay, ang sabi po ng Mayor Scott Moreno is, tumulong kayo mga politiko. Yung tulong na galing sa iyong bulsa, wag na yung tulong, yung pera galing po sa taxes ng tao. Ito si Francis ang ginagamit niyang pang tulong is galing po sa bulsa niya. Hindi ito galing sa tax ng tao, galing mismo sa bulsa niya. Yun din ang gustong ipahiwatag ng ating mayor. Hindi yung sinabi ni, ayun, nabasa pa, ipa-plus ko, ang sabi po ni Lock. So, kaya daw siya nagpubuyat dahil ipinasa nila yung Bayanihan Act. Ay, yung Bayanihan Act na yan, hindi man galing, yan ay pera ng bayan, hindi man pera nyo. Ang sinasabi po ni Mayor Scott Moreno, mamigay kayo, tumulong kayo sa ating kapwa, yung pera na galing sa inyo, nataos puso yung voluntary yung ibibigay, itutulong sa ating mga kabayan na nagugutom, nasa lasayaman, sa lockdown, wala po silang halang buhay. Yun lang naman ang gusto ipahiwatag ng ating mayor. Ang problema, hindi nyo, pili ata hindi nyo maintindihan yung sinabi ni Mayor Escombrero. Okay, ipa-plus ko yan. So ngayon, may tandem na si Francis Layo Marcos at si Mayor Escombrero. Okay, tandem. Ayan. Magandang tandem ng dalawa. Nagpauna ng kanyang challenge si Francis Leo Marcos. And then, si Duportan po ni Mayor Scott Moreno. Very good. Kasi, nung namimigay na po ng tulong na bigas si Francis Leo Marcos, gumagawa na rin po ng pagtulong itong si Mayor Scott Moreno. Gumagawa na yun. So, balit, meron tayo mga dyan, mga politiko. Kailangan pang katukin, kailangan pang kalampagin pa bago tumulong. Para bang ano na lang yan, kahiyaan na lang. O, halimbawa, 24 na senador yan. O, halimbawa lang sa senado. May dalaw po daw dyan na tumanggap ng mayaman challenge. Balita ko, si ano yan eh. Si Bongo or tsaka si Manny Pacquiao. O, sabi natin yung dalawa. Pero pakiwa ang aking vibration diyan, no? Vibration eh, parang salitang show nito. Ang vibration si Manny Pacquiao at saka si Bongo. Yung binabanggit po ni Mayor Scott Moreno na binabanggit po ni Francis Leon Marcos. Dalawang senador daw po ang tumanggap ng kanyang mayaman challenge. So, 22 na lang. Okay, si Go at saka si Pacquiao. So, yung 22 na yan, huwag natin isali si Amy Marcos. Kasi Marcos na yan tumutulong eh. Tanggalin natin si Amy. Lalo ba niya, pag tumulong pa si Amy, di Marcos na yan eh. Sobrang pa yan. So, mayroon tayong 21 na senador. Hindi pa po nag-responde doon sa challenge si Mayor Scott Moreno. Okay. Pakapala na lang ang mukha. Ang tagal yung nanagana dyan. Ang tagal yung nanagana dyan. Eh, balik naman nyo yung kinita nyo sa Senado. Huwag na sana kayong kalampagin pa. Identified na kayo, 21. 21 kayong ibig na pasalamatan si Mayor Scott Moreno sa pagkatok sa inyong damdamin para tumulong sa ating kapwa. Nire-respakan nyo pa. Maya naman po kayo. Kayo halal ng bayan. Hindi ko alam kung talaga halal kayo ng bayan. Kung kayo halal ng bayan, pakita nyo sa mga taong bumoto sa inyo, pakita nyo sa ating mga kabayan na kayo ay senador ng bayan handang tumulong sa mga taong nangangailangan tulong sa gitna po ng COVID-19 pandemic. Ipakita nyo. Maya, kung hindi nyo pinakita yan, susgan kayo ng mga kababayan natin sa darating na halalan. 2022, baka makuha niyo sa boto pag kayo kumandidato po kaya itlog. Tumatagiting na itlog ang makuha niyo.
Kung wala man lang ako, may tulong sa ating mga kabayan. Sa shout out ko na lang po yung mga tamang mabubuting kalooban. Yan lang po aking mga gawa. Pangaralan, mga taong may mabubuting kalooban. Nandang tumulong sa ating mga kababayan, di na po kailangan katukin, kalampagin, hamunin. Yung sumagot po ng Mayaman Challenge ni Francis Leon Marcos is karamihan po sa nila is mga pribadong tao, hindi po sila politikos. Hindi po sila mayaman. Aking pong ulitin yung mga taong may mabubuti pong kalooban, mga pribadong tao na tumanggap po ng, o tumanggap po ng hamon ni Francis Leo Marcos. Ito ay si Bay Erson, Amayan Enrique, Gani Oro. Si Gani Oro po isang radio announcer. Alfred Watermarks, Jean-Louis Laurason, Emoy Emyeng. Nagbigay po siya ng bigas sa ito. Official Mark Jason Warnaco Lahewa. At ang bagong bayan natin na taga-Kalamba ay si Akihiro Manalo at si Nancy Oikanji na naramid. Maraming po salamat sa inyong lahat dyan. At patuloy kong kukunin po yung mga bagong bayani na sumagot po sa hamon ng ating bida na si Francis Leo Marcos. Yan lang po at maraming salamat po sa mga taong may mabubuting kalooban. Thank you very much. Thank you for watching. Ito ang mga taong dapat pularan. Tunghayan natin sa aking video. Mga taong hindi dapat iboto, mga taong hindi dapat tularan, mga taong pasaway, panoorin ang aking video. Thank you for watching. Please subscribe. Duterte Peace Sign.